Ah, hello! Kahapon kasi napanood ko si Atty. Roque. Sabi niya, yung mga vlogger daw dyan, ang nakalagay sa picture niya si Marlica, tigilan daw yung mga pagtawag-tawag kung ano-ano kay First Lady. Na ganyan-ganyan siya, ano ganyan-ganyan. Alam niyo na ako ang topic about First Lady, di ba? Napanood ko. At pinaghintangan lagi si Marlica. Diba sumagot si Marlica? Napanood ko rin yung sagot ni Marlica. Bakit ako ang sisihin ninyo? Ay, mga maliit na vlogger dyan, hindi nyo sisihin. Ako, katulad kong small vlogger lang ako, dahil wala naman ko lisensya bilang vlogger katulad ni Marlica eh. Oh. Totoo yan, huwag nyo sisihin si Marlica. At lalo na pagdating doon sa mga nangyari itong nakarang araw ng about ahas. Saan ba nagmula, sabi ni Marlica? Diba, Katunying, ikaw ang nagsabi na pinapasahura ng kanang 500,000 iman? Ang laki, no? Mapera. Yung 500,000 na yun, kung tinulong ninyo sa mga tao naghihirap sa, dahil sa mahal ng bilihin, ang kakatulong yan. Kasi ipasahod nyo lang dyan sa Katunying na yan sa mga tauhan ninyo para sirain ang kapwa ninyo. Diba? Dahil hindi nyo gusto. Oh, mga inappointee ni President Bebe, hindi nyo gusto, pasira ninyo, magbayad kayo. Ganyan pala kay kayaman, ano? Magtapon kayo ng pira sa walang kabuluhan. Pasensya na po, ha? Attorney Roque, pasensya na po. Sasagutin po kita. Huwag nyo pong sisihin ang mga vlogger. Dahil kundi dahil sa vlogger, walang malalaman ang mga tao about kaaway ni President BBM. Yun ang naprotekta kay President BBM. Kaya huwag niyo po sisihin ang mga vlogger, lalo na po kay Maharlika. At si Maharlika, nakikita ko hindi siya nagsisinungaling. O, sisihin niyo si Katunying, sabi niya. Ba't ako sisihin ninyo? Si Katunying ang nag-ano dyan, nagsabi. O, di ba nga may kasabihan tayo? Kung walang apoy, walang uusok. Di ba po? Kaya, kung ayaw niyong masita kayo, may masabihin sa inyo mga netizen, may makita sa inyo mga netizen, huwag kayong gumawa ng kalukuhan sa Malacanang dahil hindi pwedeng itago niyo yan. Dahil ang mga vlogger ni BBM, mataalas ang mga mata. Diba? O, attorney, pasensya na po kayo, sasagutin kita, huwag masisihin si Marlica, asisihin mo si Tunying. Dahil yes, siya daw ang nag-bulgar niyan kay Marlica, siya ang nagkwento. O, diba? Huwag mong sisihin si Marlica. Dahil siya ang alam, ang tingin ko kay Marlica, prangka lang sa isang tao, di siya marunong magsinungaling. Yun lang po. Thank you po.